Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat lang napalayain si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Hindi rin daw kasalanan ni Pemberton na wala siyang record sa computation ng kanyang good conduct time allowance. Nagbabalita si Maricel Halili. Sa bibig na mismo ng Pangulong Duterte nang galing, ginawaran niya ng absolute pardon si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Nahatulan si Pemberton ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong matapos mapatay ang transgender na si Jennifer Laude sa Olongapo noong taong 2014. Isa umano sa dahilan ng desisyon ng Pangulo ang kawalan ng record ng Marines na pwedeng gawing batayan para reputation ng kanyang good conduct time allowance. Oh well, pagka ganun, hindi kasalanan ni Pemberton. He is not required to keep his record of his own and characterize his behavior there inside while in prison, detinado for the hearing. At kung may kapalpakan din umanong ginawa sa Pemberton, matagal na raw sana itong inireklamo. So, yung presumption, kasi wala namang sumbong, di wala ginawa yung tao masama. In fairness, post na yung bintana, he was recommended to be released. I-release mo. Kaya, isip-isip ko, nakikinig na ako sa yung sa newspaper, pati sa radio. Sabi ko, it is not fair. Hindi makatarungan. Agad yan. 3 araw lang bago ang anunsyong ito ng Pangulo, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang pagkamatay ni Laude ay sumisimbolo sa pagkamatay ng soberenya ng bansa. Kahit daw kasi sa Pilipinas nangyari ang krimen at isang Pinoy ang biktima, hindi naman napasailalim sa pangangasiwa ng mga Pilipino ang pagkulong kay Pemberton habang dinidinig pa ang kanyang kaso. Malinaw ang posisyon ni Roque sa pagtanggi nitong palayain ng mas maaga si Pemberton. Si Roque ang tumayong abogado noon ng pamilya Laude bago siya itinalaga bilang tagapalita ng Pangulo. Sa kanyang panayam kahapon, sinabi ni Secretary Roque na ang pagbibigay ng absolute pardon kay Pemberton ay nangangahulugang binura na ng Pangulo ang lahat ng parusang ipapataw sa kanya. Pero may isang bagay umano na hindi nito kayang burahin. Binura na po ng Presidente kung ano pa yung parusa na dapat ipapataw kay Pemberton. Ang hindi po nabura ng Presidente, yung conviction ni Pemberton, mamamatay tao pa rin po siya, pero kung ano yung karagdagang parusa pa, binura na ng Presidente. Para sa 1PH, Maricel Halili.